po si Rob Moya. Nasa linya po muli, idol, si Miss Tony. Oh. Ayan, oh, kasi nung last time nabitin tayo at kailangan natin kumonsulta sa abogado. Ngayon, merong abogado, kaibigan natin si Attorney Freddy Villamor. Nag-volunteer siya na siya yung tatayo na abogado ni Miss Tony Fowler. Unahin natin si Ma'am Tony. Ma'am Tony! Yes, hello po, Sir Rafi. Simula nung mag-usap tayo, di ba sabi ni Rob Moya, okay lang sa kanyang sumikat o sikat na siya. Wala ko pa siyang reaction o hindi pa siya nakipag-communicate sa inyo after na lumabas yung video natin? Wala po. Kinikontakt po yung staff nyo. Nakontakt na po yung ibang family member niya. Kaso after that, binablock po. Hindi po talaga siya nakikipag-usap. Ayaw niya talagang makipag-usap. Okay. Yes. Nakikinig na po si Attorney Villamor. Siya po yung willing na tumayong abogado at para i-demanda po. Ito pong si Rob Moya. Ilan sasakyan po, ma'am? Sabi nyo kahapon, apat? Apat po kasi talaga yung pinagtrabahuhan ko noon, which is my part siya. Pero yung pinaka-pinaka full force po na sa akin po talaga galing, sa bakong po galing, ay dalawa po talaga. Dalawa? Oh, yes oh, po. Okay. At yung pong ATM card ninyo na nasa pangalan nyo, yung pong ginamit niya sa pag-withdraw ng mga pera na para pambili ng mga kotse at kung ano pong mapisyo niya? Yes po. At hindi po siya kasama sa account? Hindi po joint account yun, yep. Tama? Hindi po, yes po. Name ko lang po yun, akin po yung ATM po. Okay, ito na. Attorney Freddy Villamor, magandang hapon. Yes, Rafi, good afternoon. Okay. Attorney Freddy, so ikaw yung tatayong abogado ni Miss Tony Fowler para i-demanda na itong si Rob Moya. So ano magiging takbo ng kaso? Well, just so happen na napanood ko kasi yung part 1. Naman ako rapid, binomonitor ko rin yung mga programa mo. So napanood ko yung part 1 ng interview ni Miss Tony Fowler. At base sa mga kwento niya, marirecover naman natin yung masasakyan kasi meron tayong tinatawag na merong implied trust between her and Rob Moya as far as the two cash or the cash are concerned, because all that we need to do is to prove na yung pera ay galing sa kanya. So under the law, yan ay hinahawakan ni Rob Moya under the principle of implied trust na lumalabas ang may-ari. Implied trust na okay. May-ari talaga si Tony Fowler. With okay. Respect naman sa pagkuha ng mga bank ng pera sa bank account niya, kung walang authority yung pagkuha ng pera, pwede natin kasuhan ng qualified theft. Kasi nagkaroon ng abuse of confidence. Ngayon yan, pwede maging non-bailable yan, depende sa amount nung nakuha. Nako, maganda ata to. Qualified theft, depende sa amount, non-bailable offense. Miss Tony, magkano po yung mga perang na-withdraw niya sa inyong ATM sa palagay nyo, humigit kumulang? Kasi, dati pa po talaga, siya po talaga lahat eh. So, mga magkano ma'am, tansya nyo, magkano abutin? Million-million po, Sir Rafi. Nako. At yun, Villamor, million-million. Makakakuha naman tayo, I'm sure, ng bank statement. So makikita natin yung perang pumasok at yung mga perang dumabas. So magkano total amount? Paano kung halimbawa, million? Milyones? I'm sure, kung milyones ang pinag-uusapan, yung amount na yan, non-bailable yan. Non-bailable? Oo. Na-qualified tip yun? Qualified tip. So mangyari lang yung bank statement ni Ma'am Tony and then... Tama ba yung sabi ni Ma'am Tony na kukuha siya ng video, yung copy ng video ng ATM machine? Kasi mga ATM machine ngayon, may mga video na yan, may camera, di ba? I'm sure, pwede rin yun draft additional evidence. Pero kung may mga witnesses naman si Tony Fowler na nakakalam po yung situation nila nung tungkol sa bank, na ang may hawak ng ATM card ay si Rob Moya, pwede rin ebidensya yun. Pero mas maganda kung nandyan na yung video galing sa banko mismo na magpapakita na itong si Rob Moya ang withdraw makamaraming beses sa account ni Miss Tony. Malaking bagay yun, Rob. Malaking may tutulong sa kaso. Ayun. Okay. Ma'am Tony, may gusto kayo sabihin? Yes po, Sir Rafi. Bukod po doon, kasi po pwede po kasing, di ba, sa kaso po, na ma-check kung meron ba siyang money sa banko niya na pumapasok na po pwede siyang mag-cover na makabayad ng sasakyan. Kung sakali naman po sa part na yon, marami din po ako dito mga screenshot at mga patunay na yung iba ko po kasing mga product na ine-endorse or
mga sponsorships na dumating po sa akin na mayroon pong fee, lahat po yun ang screenshot na pumasok po sa banko niya kasi hindi mapumumasok sa banko niya. Nasa akin po yung mga evidences na yung mga pera po na yung pumasok sa banko niya and wala po akong nakawakan kahit piso. Teka muna, bakit pumasok sa bank account niya versus sa account, as opposed to sa account mo dapat, yung mga, mga endorsement fee? Yes po, kasi Sir Ravi, ang nangyari po kasi, ang bangko po po kasi iba, mas madali po kasi sa BDO, ang bank transfer online, so ang nangyari, na pinasok po sa kanya. Pero sino po nagpasok? Paano napasok sa kanya? Kayo po mismo ang may kagustuhan. Ako ang nagsabi na mas madali po dito kasi inahanapan po ako ng BDO at wala po akong account on nung panahon na yon, iba po ang bangko ko. So mas madali daw na mag-transfer pag ganon. So as you guys, sabi ko ito na lang sa partner ko. At wala po ako nakawakan kahit piso. Okay. Attorney Villamor, pwede pa niya papabawi yung mga perang yun? I-discuss na lang namin in private yung mga details na yan, Ralph, kasi baka maano pa yung mga strategy na gagawin natin. Ah, okay. So huwag natin i-telegram yung strategy. Yes, yes. Okay, yes, yes. Tama. Good point. Miss Tony. Magtawag ang kami after this, Miss Tony, so that I can set up a meeting with her so that I would know anong meron siya at ano pang makakailanganin natin ebidensya. At ma-formulate namin yung mga tamang kaso at process of action na pwede natin. Ayun, okay. So, Miss Tony, tama nga naman si Atty. Villamor kasi mapapanood to ni Rob Moya, alam na niyang strategy natin. So, mas maganda, mag-usap na lang kayo ni Atty. Villamor para kung ano yung gagawin yung technique o style o strategy sa pagsampa ng kaso laban dito kay Rob Moya. Okay? Yes, yes. Sige po. Off-air, ma'am, mag-uusap kayo ni Atty. Villamor at umpisa na po yung pagsampa ng kaso laban dito kay Rob Moya. Ma'am. Yes po, and Sir Rafi, last na po, sa ex ko po, po pwede naman pong maging hindi ganito ka-critical ang mangyayari at umabot sa kasuhan po. Kung ibabalik niyo po sana yung dalawang sasakyan. Kumbaga, kung gusto niya lang na makipag-settle lang ganon, kahit off-campus ayon ang siguro humarap, po pwede naman na ibalik yung mga sasakyan. At gusto ko lang sabihin sa kanya na hindi ko makakalimutan yung araw na sinabi niya sa akin na hindi na ako makahanap ng katulad niya. Dahil yes po, Sir Ravi, never po ako maghahanap ng katulad niya. Yun lang po. Ang galing mo! Ang galing, ang lakas ng pitik mo. Hindi lang pitik yun, jab yun. Left hook, right hook pa. Boom! Sabi pa nga nila, oh, boom sa pool. Okay, sige po, ma'am. Ibibigay po namin yung telephone number ni Attorney Villamor sa inyo at si Attorney Villamor, ibibigay namin yung telephone number niyo sa kanya at magtatawagan po kayo, okay? Para maumpisa na po yung pagkaso. At pero meron po kayong sinasabi na however, kapag isinoli na nitong ni Rob Moya yung dalawang sasakyan ninyo at magsoli siya at magsoli pa ng mga pera na para sa inyo ay okay or whatever amount it is, then hindi ka na magdidemanda. Yes po, yes po. Okay, then let's see. Sige po. Salamat po, Miss Tony Fowler, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Rafi. Magandang hapon po, madam. Attorney Villamor. Yes, sir. Thank you. Thank